Hi mga bata, ako nga pala si Teacher Maricar, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa mga mapa ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at mga karating lalawigan nito. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan ka namin na nakakagawa ng payak na mapa na nagpapakita ng mahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at mga karatig lalawigan nito. Nakagagamit ng mapa sa pagtukoy ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sariling lalawigan at rehiyon, at natutukoy ang kahalagahan ng paggamit ng mapa na nagpapakita ng mga anyong lupa at anyong tubig. Ang mapa ay isang mahalagang instrumento upang matunton ang mga lugar na hindi kilala. Maaaring gumamit ng iba't ibang uri ng mapa katulad ng mapang pang-ekonomiya na nagpapakita ng iba't ibang produkto ng bawat lalawigan. Maaari din nating tignan o gamitin ang isang mapang pangklima. Pinapakita nito ang klima ng bawat lalawigan ng ating bansa. Kung ikaw ay maglalakbay, maaari ka rin gumamit ng roadmap upang hindi maligaw. Ang pinakakaraniwang mapa na inyong napag-aralan ay ang mapang pangtopografiya. Mahalagang matutunan mo ang paggamit at paggawa ng mapa sa pag-aaral ng lalawigan at rehiyon. Ito ang magsisilbing gabay mo sa lubusang pagkilala ng katangiang pisikal ng iyong sariling lalawigan at ng mga karatig lalawigan nito. Ang ikatlong rehiyon o gitnang Luzon ay kakikitaan ng maraming anyong lupa at anyong tubig na nagsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao, pasyalan ng mga turista at hangganan ng teritoryo. Ang paggamit ng mapa ay isa sa mabisang paraan upang matunton ang mga lugar na hindi kabisado. Paano nga ba gumawa ng mapa? Ano ang ating kailangan? Iba-iba man ang mapa, mas mainam na gawin ang physical na mapa upang maipakita ang mga anyong lupa at anyong tubig sa mga bisita. Alam mo pa ba ang mga anyong lupa at anyong tubig sa inyong lalawigan? Naaalala mo pa ba ang mga simbolong nakita sa mapa? Halimbawa ay ang bundok damas. Anong simbolo ang ginagamit natin upang maipakita ang bundok? Anong simbolo naman ang ginagamit upang maipakita ang ilog? Naaalala mo pa ba ang iba't ibang direksyon na iyong napag-aralan? Umpisahan natin sa Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay ang Hilagang Silangan, Timog Silangan, Timog Kanluran at ang Hilagang Kanluran. Ngayong alam mo na kung saan ang direksyon ng mga anyong lupa at anyong tubig, alamin mo naman kung gaano kalayo ang mga ito sa isa't isa. Hindi maaaring iguhit ang aktwal na distansya sa mapa, kaya kailangan gawa ng pananda ang distansya. Halimbawa, ang bawat guhit sa ruler ay 1 sentimetro. Kung ang 1 sentimetro ay katumbas ng 1 kilometro, ilang kilometro ang layo ng bituin sa tatsulok? Magaling! Ito ay 4 na kilometro. Ang distansya ng mga anyong lupa at anyong tubig sa iyong mapa ay maaaring batay sa iyong karanasan. Sa ngayon, hindi pa ito ang tamang distansya. Ngunit ito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang lugar sa isa't isa.
Narito ang ilan sa mga anyong lupa na makikita sa ikatlong rehiyon na maaari nating ilagay sa ating mapa na iguguhit. Narito ang Bundok Anakyaw, Bundok Natib, Bundok Samat, Bundok Mariveles at iba pa. Narito din ang ilan sa mga anyong tubig na makikita sa ating rehiyon. Maaari nyo ring itong ilagay o iguhit sa inyong mapa. Talon ng Ditumabo, Talon ng Dunsulan, Talon ng Verdivia, Ilog Peñaranda, Lawa ng Pantabangan at iba pa. Napag-aralan na natin sa ating mga nakaraang leksyon ang mapa ng rehiyon. Halina't balikan natin. Mapapansin na ang Nueva Ecija ang may pinakamalawak na kalupaan. Ang Pampanga naman ay nagigitna sa mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bulacan at Nueva Ecija. Base sa mapa na ating nakita, tukuyin natin ang lalawigan na kahalintulad ng mga payak na mapa sa bawat lalawigan. Anong lalawigan ang pinapakita ng unang larawan? Magaling, ito ang lalawigan ng Bataan. Anong lalawigan naman ang pinapakita ng ikalawang larawan? Tama, ito ang lalawigan ng Aurora. Anong lalawigan naman ang nasa ikatlong larawan? Magaling! Ito ang lalawigan ng Nueva Ecija. Ano namang lalawigan ang nasa ikaapat na larawan? Tama! Ito ang lalawigan ng Bulacan. Anong lalawigan ang nasa ikalimang larawan? Magaling! Ito ang lalawigan ng Zambales. Anong lalawigan naman ang nasa ika-anim na larawan? Tama! Ito ang lalawigan ng Tarlac. Anong lalawigan naman ang nasa huling larawan? Magaling! Ito ang lalawigan ng Pampanga. Ngayon naman ay subukan natin kung kayo ay natuto mula sa ating aralin. Ano ang tawag sa instrumento na ginagamit upang matukoy ang kinaroroonan ng isang lugar? Tama! Ito ay mapa. Ang Pilipinas ay binubuo ng 3 pulo. Sa pulong ito matatagpuan ang ikatlong rehiyon. Magaling! Ang ikatlong rehiyon ay makikita sa pulo ng Luzon. Sa lalawigan ito naman matatagpuan ang Bundok Anakyaw. Magaling! Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Aurora. Anong talon ang matatagpuan sa lalawigan ng Tarlac? Magaling! Ito ang talon ng Ubod. Sa tulong naman ng mapa, ano ang ating malalaman tungkol sa isang lugar na nais nating puntahan? Tama! Malalaman natin ang lokasyon ng isang lugar na nais nating puntahan. Ngayon naman ay subukan natin ito. Magkakaroon ng panauhin ang iyong ina na galing sa ibang bansa. Ang darating na panauhin ay matagal ng kaibigan ng iyong ina at nais niyang makita ang mga magagandang tanawin na malapit sa inyong lalawigan o sa mga karatig lalawigan ng gitnang Luzon. Masayang ipinahanda ng iyong ina ang mga lugar na kanilang papasyalan upang maipagmalaki niya ang mga natatanging lugar sa ating rehiyon. Halina't tukuyin natin ang mga destinasyon na maaari ninyong puntahan. Sa lalawigan ito matatagpuan ang dinarayong talon ng Verdevilla na may lunti ang kulay ng tubig sa sapang pinagbabagsakan nito.
Magaling, ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan. Sa lalawigan ito naman matatagpuan ang bundok Arayat na kilalang mahiwagang bundok, ang malaalamat na tahanan ni Mariyang Sinukuan. Magaling, ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga. Sa lalawigan ito naman matatagpuan ang isang monasteryo na nasa tuktok ng bundok Resurreksyon. Magaling, ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Tarlac. Dito naman matatagpuan ang bunganga o crater ng nag-iisang aktibong bulkan sa rehiyon, ang Bulkang Pinatubo. Magaling, ito ay nasa lalawigan ng Zambales. Ang talon ng Donsulan na matatagpuan sa paanan ng Mount Samat ay isa sa pinakatatampok na talon sa lalawigang ito. Tama, ito ay nasa lalawigan ng Bataan. Naway marami kayong natutunan tungkol sa ating rehiyon. Sana'y nakatulong ako upang kayo ay makagawa naman ng sarili ninyong mapa ng ating rehiyon. Salamat muli sa panonood, mga bata!